Fresh ka pa ba? So, titignan natin kung fresh pa ba ako mamaya. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ang gagawin ko ngayon today is bala kong i-review or gusto kong i-review itong foundation na to since ngayon maingay yung name, maingay siya sa YouTube. Lagi ko lang nakikita yung mga review sa YouTube ha, sa Pilipinas or sa ibang bansa, pero parang dito sa pa-Europe wala pa. So tignan natin. Fan na fan ako ng mga ng makeup. Hindi lang halata, pero yun, gusto kong i-try ang L'Oreal Infallible 24-Hour Freshwear. Tignan natin kung nakaka-fresh ba talaga to. So, ang sabi dito ay sheer to medium coverage, buildable. Hindi siya okay sa dry skin. Parang halos lahat ng nakita kong review is good for or best for oily skin. Presyo, nabili ko siya 15 euro. Tapos, marami siyang lumabas na shades. Let's see ang mga sinasabi niya kung kaya niyang patunayan. Ako, nakapaglagay na ako ng moisturizer. Ang gagawin ko na lang, guys, sa kalahating part, maglalagay ako ng primer. Sa kabilang part, hindi. Okay? Since malalaki or visible yung pores ko. So, dito ko siya lalagyan, okay? Ganyan. Lagyan na din natin yung buong face lock ko. Ang ginagamit ko nga palang primer, guys. Benefit Cosmetics. Benefit Cosmetics. Yan, lalagyan ko lang ang kalahati. Wala pa akong makeup. As you can see, nakilambos lang ako. Tapos, moisturizer. Yan. Since ang lagi kong ginagamit para mag-apply ng foundation ay sponge, yun din ang gagamitin ko for itself. So, let's start. Ang gagawin ko na lang, guys, bale, one pump dito, one pump dito. Tapos, since magtatrabaho ako, tatry natin siya. Okay? So, ang shade ko pala ay ang number 300 Amber. Dito, ewan ko lang kung nag-iiba ba yung pangalan ng shade sa ibang lugar o ibang bansa or country. Bala na. So, papump ko siya muna dito sa aking back of my hand. One full pump. As you can see, liquidy siya, pero hindi gaano. Ayan. Nakikita ba? So, kukunin ko siya. Dito muna ako mag-uumpisa. Let's see kung manatanggal niya itong part na to, ha? Actually, sa noo, hindi ako masyadong naglalagay ng foundation. Kinakalat ko na lang dyan pagkatapos yung foundation na natira. May amoy siya. Pero hindi yung foundation amoy. Mabango siya. Pero para sa akin, hindi ako fan ng kahit anong scent ng foundation. Tapos yan, ang neck, ang jawline, mga ganyan. Tapos yan. So, wala na. Ubus na yung foundation. Kalat ko lang. Matatry ko to. Kaya ko siya, may pasok ako si mamaya eh. Pero pang closing ako. So, let's see. Para sa akin, pag tinitignan ko dito sa mirror, parang ang weird niya. Kasi pag tinitignan ko, mukha ko pa rin. I mean, nakikita ko pa rin yung mga acne scarring ko dito tsaka dito. Pero sa camera, nakikita ko yung difference na eto, parang mas buhay. Parang mas may glow. Yan. Ayun pala, disclaimer. Hindi ako makeup artist. Yung ano lang ako, typical consumer, yan, na araw-araw gumagamit ng makeup. Hayaan ko muna na mag-set or kung ano man yung gagawin niya. One whole pump ulit. Tapos yan yung consistency niya. Liquidy, pero hindi siya ganun
OA. So, ulit dito meron akong scar. Gagawin ko lang ulit. Ito nga pala sa kaliwa, yung walang primer, tas ito may primer, ha? Ayan. Yung noo ko, since wala naman ako masyadong problema sa noo, hindi ko na siya masyadong pinoproblema. Mostly kasi dito, so hormonal. By the way, guys, ang skin ko pala ay oily. Tapos, acne prone din. So, ako medyo nag-iingat ako sa paggamit or pagte-test ng mga foundation or kahit anong product para sa face. Kasi pag may nalagay ako na ayaw niya, breakout, tapos scarring. So, ang tagal sa akin, lalo na sa akin. So, ngayon guys, naubos ko na din yung one pump. O dito. Tapos, wala, ikakalat ko lang yung foundation na natira. Para din even out. Yan. Sa akin kasi, ngayon ha, personally, naglalagay lang naman ako ng foundation to even out or yung parang feeling na meron para lang ma-boost pa yung confidence ko. I mean, kaya ko naman lumabas ng may mga scarring kasi para sa akin normal naman ang may scar. Diba? So, yun. Pero since nagtatrabaho ako sa public, parang mas nakaka... Yun lang, mas nakaka-boost. Yun. Ayoko na siyang i-build kasi para sa akin okay na. I mean, kita pa rin siya yung mga scar ko. Pero, alam mo yung parang freckle na lang siya. Ganon. Kakapang mayaman. Para akong walang suot na foundation. Parang, alam mo yung natural. Ang natural niya tignan. Although siguro nga kasi dahil hindi ko na siya binild. Hindi nga pala din ako maglalagay ng powder. So, ang gagawin ko ngayon, guys, I'll do the rest of my makeup. So, normally, ang ginagawa ko lang sa araw-araw, ha, yung parang lalabas lang, contour. Tapos dyan. Tapos dito. Ang ginagamit ko pala sa ngayon, Benefit pa rin. Para kasi sa akin, napaka-handy niya. At saka yung mga product dito, matagal-tagal ko na din ginagamit. Siguro mga 3 years na. Yun. Tapos, paglalabas ako at tinatamad ako, normally ang ginagawa ko lang ay nakalaglag yung buhok ko pag okay pa siya, pag wala pa ako nakikitang oil. O kaya, alam na ng lahat yan. Siyempre, tali ng buhok. Pag yung papunta na sa sabihin nating third day ng buhok, ha? Sinasabing third day ng katawan lahat. Yan. So, eto na yung mukha ko. Nakaka-fresh siya talaga. Fresh ka pa ba? So, titignan natin kung fresh pa ba ako mamaya. It is currently 10:44. Normally na ginagawa ko, pag tapos na ako lahat, kung magkatapos ko nang ilagay yung blush on ko, yung contour ko, pinapasadahan ko ulit siya. Para lang yung parang mga powder, yung parang mga nalaglag. Mag-update ako ulit sa inyo guys, bago umalis ng bahay. Fresh pa ba? So, yun na. Try ko ngayong magluto, tapos matulog. Tapos mag-work. Yan. So, yun lang guys. Update ko na lang kayo later. Fresh ka pa ba? Ako, fresh pa. 1:20 already. Ngayon, tatry kong mag-nap. Kasi mamaya papasok na ako. So, nap is life. You know that. Tulog muna ako. Tapos, check na lang. Update ko na lang kayo later. So, guys. Hi ulit. It is currently
1641. So, tatry kong maggumamit ng blotting paper. Dito muna tayo sa side ng dito ako nag-ano kanina eh. Naglagay ng primer. Shucks. As I said earlier, ako ay oily. So, eto guys. Eto yung with primer. Eto yung walang primer. Parang mas hindi pa oily yung wala akong nilagay na primer. Sa totoo lang. Okay. At ito naman yung walang primer. Totoo ba to? Ito yung may primer. Ito yung walang primer. After 6 hours, ito na yung oil. Siguro magre-reapply lang ako ng blush on. Ito ulit gagamitin ko. Nung nakapag-blot na ako, guys, parang okay na ulit yung mukha ko. Parang kakalagay ko lang ng foundation, ganon. Maliban sa aking lips. So, yun guys, mag-update na lang ulit ako mamaya. Okay? Work mode na ako. I mean, papunta na ako sa work. So, bye-bye. Last update. It's already 12:07. So, ang tanong, fresh ka pa ba? Ako fresh pa. Yan, fresh pa ako. As you can see, hindi siya visible kanina. Ngayon, visible na siya. Diba? So, yun lang. Tingin ko yung 24 hours ay hindi totoo. Hindi niya kayang magtagal ng 24 hours. Pero it's a good 13 hours where knowing na natulog na ako, nagtrabaho na ako. At mukha pa rin naman akong fresh, pero yun nga, at some point, natanggal lang yung mga dito, ayan o. Nag-wear out na siya, yun. Kasi nakikita na ang aking mga scarring, acne scarring. Pero all in all, para sa akin ha, ire-recommend ko ba to? Yes, siguro para sa akin worth it pa rin naman yung 15 euro na babayaran nyo. Kasi yung para sa akin, pag nilagay mo kasi nga siya, oo, nabibigay niya yung fresh look. Yan. Na hindi lahat ng foundation may ganong effect. May mga ganong factor, diba? Kasi parang halos lahat na ng foundation ngayon, pag nilagay mo, alam mong meron, para talagang ang itsura mo, parang nag-effort ka. Pero itong foundation na to, nilagay mo, nagka-coverage, naging fresh ka, pero parang wala kang nilagay. Parang ito yung no makeup, makeup, ganun. So, yun lang guys. At sana nagustuhan nyo yung review, first impression ko sa foundation na to. And kung meron pa kayong gustong ipa-review, just comment down below. And yun lang. Thank you for watching. Again, see you guys next time sa aking next video. At thank you sa mga nag-subscribe. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. So, bye-bye!